Hello po sa inyo mga ka-idol. Mega shoutout po sa inyo. Lalong-lalo na po dun sa hanay ko. Okay? So, ngayon po, yung pag-aaralan natin na song is asin din po. Yung title ng song is Balita. So, kung makikita po ninyo yung setup ng gitara is nasa 6th fret po nakalagay yung kapo. Para makuha natin po yung original na tunog ng song. Okay, bibilang lang po tayo ng dito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Nasa 6 fret po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ilalagay po natin yung kapo dito sa 6 fret ng gitara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dito po natin ilalagay. Okay. Yung una-una ko po na ituturo is yung chords ng song. Okay. Nagsisimula po siya sa A minor. E minor, F, G, and A minor. Okay. So, ituturo ko din po yung plucking ng song. Okay. Okay. Sisimula po siya sa string number 5 and string number 1. Magkasabay po yun. Ganito. Okay. Ganito po. Yung A minor po na ano, nagsisimula sa intro is 4 times po, 4 na beses po uulitin nyo. So, yung intro sa A minor, pag ulilipat dito sa chords E minor. Okay. Kung makikita nyo po, okay, uulitin po po. Okay, ito po siya. Lang po. Ganun po yung intro ng song na Balita. Okay, uulitin ko po yung intro. Bibilangin ko po hanggang 4 na intro po. Okay? 1, simple yung ano yung intro ng song na Balita. Uulitin ko po, dahan-dahanin ko para makuha po ninyo. Okay. Ganito po yung plucking nun. Sa A minor po, 4 na beses yung intro. Then after nung 4 na beses na balik-balik na intro is pupunta na po siya sa A minor. Okay. Halimbawa ganito po yung plucking ng A minor kanina.
sa E minor po, yung plucking ng E minor is dito lang po, continue yung pag anong pag tap dito sa pagkalabit dito sa string number 6 hanggang sa makakapunta po siya doon sa F, chords F. Ganyan, ganyan po siya. Ganyan yung plucking. Yung pag ano dito sa ano is magkasabay po siya sa pagkalapit dito. Ganyan. Sa A minor. Ganyan po. Okay. Kung makikita po nyo, ganyan po siya. Ganyan. Magkasabay po siya. Tapos ihahammer mo din. Babalik mo din po yung tuturo mo dito balik. Kagayaan yan po. Sa E minor po is ganito po siya. Yan o, E minor. Yan. Magkasabay din po yung string number 2 at saka string number 6. Ganyan po. Yan. E minor. Basta 4 times po yung intro. Uulitin ko po yung 4 times na intro. Dahan-dahanin ko po hanggang doon sa E minor, sa F, G, at saka balik sa E minor. Okay po? Ganito po siya. Bibilangan ko po ng apat na beses po kasi yung intro. Okay. Ganito po siya. 1 tapos sa G, pupunta sa A minor. Same din po yung pagkakalabit yung plucking. Tapos pupunta sa E minor. Then pag dito sa E minor, bago siya bababa sa A minor, maghahammer na po siya dito. Halimbawa dito kanina sa G, ganito siya. Galing po dito sa G, ganito po yung plucking niya. Paano po magha-hammer? Ganyan po siya. After mo makakalabit yung string number 6, kakalabitin mo yung string number 3 at saka string number 2 bago ka mag-hammer dito sa string number 5. Then, kakalabitin mo na naman yung string number 3 at saka string number 2. Then, ha-hammer ka dito sa string number 4. Then, kakalabitin mo na naman yung string number 3 and string number 2.
Then, akyat yung hammer mo na naman balik dito sa string number 5. Tapos, babalik ka na dun sa A minor. May uulitin ko po dahan-dahan. Ganito po. Ganito po. Okay, ganun. Uulitin ko po, idol, ha? Ganito po siya, oh. Dito naman po sa A minor, kung saan siya mag-hammer is dito. String number 5. Ayan. Okay. Ganito po yung plucking nun. From A minor. Tapos E. Okay. Ganun lang po. Pag sa A minor na, aakyat sa A minor, isang beses lang po itatap yung ito. Isang beses lang po itatap yung string number 6 from A minor papunta sa E minor. Isang beses lang po itatap itong string number 6 ito. Then maghahammer dito sa string number 5 pabalik sa A minor. Okay, papakita ko po sa inyo. Ganito po siya. Pag nasa E minor, isang beses lang po magtap. Kakalabitin natin isang beses lang yung string number 6. Tapos, string number 3. And string number 2. Then, hammer, string number 5. Then, balik sa A minor. Okay, ganun lang po. So, kung saan po siya mag-i-intro is ganito din po siya. Okay. Uunahin po natin yung intro muna 4 times. Okay, ganito. Okay. Sana masundan nyo po, idol. 1 2 3 4 E minor F G lapit mga kaibigan, makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayari na gaganap sa lupang ipinangako. Okay, ganun lang po siya. Sana po nakuha niyo po yung ano niya, yung intro at saka kung saan po siya papasok yung song. Bago po siya dito sa E minor, balik sa A minor, tapos isang beses sa mag-i-intro tsaka papasok yung song. Ganito po siya. Lapit mga kaibigan, makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Kung ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayari na gaganap sa lupang ipinangako. Okay, ganun lang po siya, idol. Yung chords po niya is A minor, A minor, F, G, tapos A minor. 1 2 3 4. Apat din po siya ng chords. Basta yung intro po is 4 times po siyang uulitin bago papasok yung intro, bago papasok yung song. Basta yung chords lang po is yung kung saan po siya mag-aano, malalaman mo po yan kung saan ka magka-hammer kasi mapapakinggan mo po yung tunog kung saan yung string, kung kailan ka magka-hammer, kagaya po nito, ganun. Pag nasa G, tigi isang kablit lang po yung string number 3 and string number 2, then hammer, then balik na naman yung kalabitin yung string number 3, string number 2, then hammer na naman sa string number 4, then kakalabitin na naman. Kung bago mag
dito sa G minor, bago siya mag-hammer, kailangan nakakalabit po yung string number 3 and string number 2. Bago yung hammer, kagaya nito, tingnan niyo po. Ayan.